deaths dito po sa atin sa Pilipinas. Importante na maintindihan po natin ito ng mabuti. Kaya naman may mga grupo na nagbibigay ng mga seminar para magpalaganap ng mga impormasyon tungkol sa breast cancer. At isa na dyan, ang grupong I Cancer Foundation. Kasama natin ang kanilang spokesperson, Ms. Bibette Ortega. Yes. Hello, Ms. Bibette! Good morning! Hello, thank you. Hello! Magandang umaga po sa inyo lahat. I'm here. Yes! Marami tayong pag-uusapan. Gano'ng halaga ba, direct na malaman at ma-educate natin ang ating mga kapamilya, lalo ng mga kababaihan sa breast cancer? Kasi, hindi ba ang sabi nga nila, there is nothing to fear but fear itself, diba? So, kung ikaw takot sa cancer, the best way to deal with it really is to find out everything that you can find out about cancer. At malalaman mo naman na, well, it's not a death sentence. We always say that sa aming organization. Cancer is not a death sentence, considering that we all go anyway. But at least with cancer, hindi ka basta natutumba, hindi ka na aksidente, hindi ka biglang nawala. You're given the chance to be able to sort your affairs out. Humingi ng tawad sa mga dapat humingi ng tawad. O magpatawad sa mga hindi mo pa napapatawad. And, you know, to be able to talk to your family. And, go. Proceed as scheduled. Bago natin pag-usapan, Ms. Bibette, yung inyong event na tinatawag na Silver Linings, meron po kasing advokasya, personal na advokasya si Ms. Bibette sa kanyang mga sapatos. Ayan, pakita natin din ang sapatos ni Ms. Bibette. Hindi parehas ang kulay. Anong ibig sabihin niyan, Ms. Bibette? Okay. Ang kwento niyan ganito. Nung nag-chemotherapy pa ako, yung fourth chemotherapy, pag nag-chemo kasi, nakaupo ka lang sa isang silya, yung drip, is about 4 hours. Nakatingin ka lang sa sapatos mo, nakatingin. Okay. So, nakihintay ka matapos. Iniisip ko, apat na oras yun yan lang ang tinitingnan. Sino kaya may sabing dapat terno ang sapatos? Ang puti ba, kailangan puti talaga kasama. Ang itim ba, kailangan itim. Mga iniisip ko gano'n. Ang corny naman. Bakit gano'n? Para boring, pareho mo siya. Paglabas ko naman dito, ito totoo pa rin. Ito wala na, hindi na totoo. So, bakit kailangan siya terno? Bakit yung fat tineterno nila sa tin? Bakit mga gano'n? So, nakuwento ko yun sa mother-in-law ko. Kaya may dami. So, may ika-apat session. For my fifth session, pinadala niya sa akin yung isang kulang sapatos na yung blue meron ako. So, sinuot ko itong doa ako. Uy, okay ito ah. So, it signifies yung katauhan mo rin, ma'am. Exactly. Na hindi dapat magkaparehas. Kasi ako ang talagang, I only relied on three things principally when I was doing treatment. Faith in God, family, and a sense of humor. At yun po ba yung pinapalaganap niya sa silver linings? Yes. Ang silver linings, para siyang breast cancer summit. Hindi lang breast cancer, pati all the other cancers. Ika-apat na naming silver linings ito. And dito, meron kaming may plenary session, meron mga maliliit na cluster meetings, iba-ibang topic ang aming pinag-uusapan, yung mga depression, mga under your diagnosis, yung may shigong na mga exercise skills, at saka yung talagang usapan, parang breast cancer 101, things that you want to know. Parang mas maintindihan. Yes, at saka may doctors doon, may volunteers doon. Mas murang medication. Yes. At saka malalaman mo na iba-ibang klase ang cancer. Yeah. Merong cancer na after your first chemotherapy, merong oral chemotherapy. Kailan po ito, ma'am? September 28th.
PACC. Ang ating registration fee ay 500 pesos lamang, kasama na ang pagkain. So please, if you want to register or have inquiries dito sa aming Breast Cancer Summit na ito, sa aming Cancer Summit na ito, please email us info@icanservefoundation.org para makapagtanong ng mga bagay-bagay. Huwag po kayong mahihiya dahil, well, nandito po ako sa istasyon ng kapamilya, ang inaanyayahan ko po ay kayong aming mga kasuso. Huwag po kayong mahiya, huwag matakot, mahalaga na nauunawaan natin at meron tayong alam tungkol sa yun na, alam mo, when I was going to do, to have my chemotherapy, napapasok na ako, I was showering, I was in the bathroom. I was showering for the last time with my two breasts. No, I was away na yun yung last time na mahawakan ko yung dalawang suso ko na buo. I found, instead of asking, Lord, why me? Ang nasabi ko in the shower, salamat sa pagkakataon na binigay ninyo sa akin ang aking dibdib para makapag-breastfeed. Yes. Dahil nakapag-breastfeed ako dun sa dalawang anak ko. It's for fun. Yeah, oo. Yes. Hindi lang yung basta mga plunging neckline ko, araw at yung mga... Very happy to see you, and we're very happy and excited, syempre, na makapunta ang marami nating kapamilya para sa Silver Line. September 28, and that will, after that, it will usher Breast Cancer Awareness Month, October. Thank you so much, Beth Ortesa. Thank you for